Ano nga ba ang nangyari sa braso ni Yuji Itadori at bakit parang braso na ito ng isang curse? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Karamihan sa atin ay ina-expect at iniisip na dahil yun sa pagkain ni Yuji Itadori ng natitirang finger ni Sukuna. Pero let me make things clearer for you guys. Kung babalik tayo sa pinakaunang chapter wherein kinain ni Yuji Itadori ang pinakaunang finger ni Ryomin Sukuna, makita natin dito na oo, nagtatransform and nagmumutate ang katawan ni Yuji Itadori papunta sa katawan ng King of Curses. However, hindi ang buong katawan niya dito ang nagkaroon ng claws at ng pagbabago pagdating sa braso. May kita natin dito na ang kanang kamay lamang ni Yuji, or let's say Sukuna, ang nagbago. Now if you think of it, parang hindi naman nakakagulat. Syempre magbabago ang anyo ni Yuji dahil kinain niya ang isa sa fragment ng soul ng King of Curses. However, kung papansin natin, na control ni Yuji ang kamay niya dito, subalit hindi yon ang kamay na normal pa, at ang kamay na nakontrol ni Yuji dito ay ang kamay na nagtransform na papunta sa isang monster. You think it is a coincidence? I don't think so. Dahil kung babalikan pa natin papunta sa latest chapters, makikita natin na maging ang OG na form ng King of Curses na si Ryomin Sukuna na may apat na arms pa nga, wala namang claws sa kamay. Let's say, oo, napaka-horrific at talagang monster looking ang King of Curses, pero pagdating naman sa kanyang kamay, sa kanyang kuko, hindi naman talaga siya nagkakaroon ng ganong klaseng mutation compared sa nagiging itsura ni Ryomin Sukuna kapag nag-e-emerge siya mula sa kanyang vessel na si Yuji, wherein nagkakaroon nga siya ng kakaibang mga kamay. If you're still not satisfied, balikan naman natin ang mga parte na kung saan ay nag-e-emerge naman si Ryomin Sukuna mula kay Megumi Fushiguro as his vessel naman. Kung papansin natin dito, maging ang kamay ni Ryomin Sukuna kapag ginagamit niyang vessel ay si Megumi Fushiguro ay normal pa rin at walang kahit na anong claws. At kung nagtataka ka, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi kong to, pwede mong balikan ang mga nakaraang chapter na yon and you can check that for yourself. Coincidence? I think not. Maaring si Yuji Itadori ay isang napakalaking bomba na iniintay lamang ni Gege Akutaming pasabugin pagdating ng huling parte ng kwento. Kung babalikan din natin ang laban ni Yuji at ni Meguna, or let's say si Sukuna nang nasa loob pa siya ng katawan ni Megumi Fushiguro, makikita natin doon at maaalala natin na may binanggit si Sukuna na tungkol sa isang tao, or let's just say isang being mula sa previous era na merong resemblance sa kung anuman ang itsura at kung ano ang mga ginagawa ni Yuji. So it only comes down to three things. Maaring dahil nga sa pagkain ni Yuji Itadori sa natitirang finger ni Sukuna ang dahilan kung bakit nagtransform ang kanyang arms. Pangalawa, maaring may nakain siyang ibang curse object na dahilan kung bakit nagbago ang kanyang mga kamay na hindi naman talaga nagbe-base sa itsura ng mga kamay ng King of Curses, which could be the death womb or ang death painting na ang kanyang mga brothers, or let's just say maaring may sisters din siya doon. Pero ang pinakahuli ay maaring ito ang tunay na form ni Yuji Itadori. If you look into it much deeper, madami kang makitang hint na magpapakita ng kung anumang parabang tinatago ni Gege Akutami sa karakter ni Yuji. But I guess we'll see about that. At ngayong Miyerkules ay i-release na ang susunod na chapter ng Jujutsu Kaisen, na ang Jujutsu Kaisen chapter 239. 239? Sounds familiar, right guys? Dahil alam naman natin na si Hakari Kinji na katapat ngayon ang Ice Queen na si Uraume ay mayroong 1 out of 239 chances na makapag-pull off ng jackpot. Maaring sa susunod na chapter na ito, na chapter 239 na nagmamatch sa kanyang chance ng pag-pull off ng jackpot ay maaring maging unlucky na siya. Just imagine of the line kung sakaling mangyari man ang bagay na yon at mabanggit ng narrator ang editor's note na Hakari Kinji finally runs out of luck. Will the restless gambler finally have his rest? I guess we'll see about that in the next chapter. If you like this video at kung gusto nyo pa ng marami pang contents and theories tungkol sa Jujutsu Kaisen, be sure to leave a like, subscribe at i-ring nyo na din ang bell button. Tulad ng dati, it is the updated Weeb, and I'll see you on Wednesday afternoon.